What's up, this is Ann Kaalaman. What's up, I'm Nining Liit. So for today's vlog mga kaproteng, ngayong umaga na ito ay talagang maganda yung init ng sinag ng araw mga be. And syempre, ano ba ang ating gagawin sa araw na ito? Syempre, ang gagawin natin mga be is mamimili tayo ng gulay. Pero sa pagkakataong ito mga be, ang mga gulay na inyong makikita ay hindi pa pala pwedeng pitasin. Kaya ang gagawin natin, magtutour na lang muna tayo sa gulayan kung saan itong lugar na ito mga B ay kalapit barangay lang namin. And syempre, para maipakita natin ano ba yung mga gulay na mayroon dito at sarang hitik na hitik sa lupa na kung saan dito sa aming bayan. So mga kaprut, hindi lang naman ako makakasama nyo at hindi lang naman yung ate kong maliit ang makakasama nyo. Kung hindi, si tatay rin mga kaprut. Tara tay. Hello, si tatay mga kaprut. So for today's vlog, syempre tatay, sinamahan mo kami kasi si tatay talaga yung nag-insist na mag-vlog kami dito. Bakit tayo si Panong mag-vlog dito? Ay, para makita nila ng mga kababayan natin at mga negosyante na gustong bumili ng mga paninda nila dito sa gulayan nila Manong. Yes, mga Ben! Siyempre, medyo wala tayong kasamang timburik at yun mga Ben kasi nga, kumbaga, busy sila. So, in-expand natin yung pangunawa natin para sa kanila. And so, by the end, so, in this video mga be, syempre hindi lang tayo makasama natin kasi baka mamaya mapagkamanan tayong trespassing dito mga be. Dito nga pala yung may-ari ng gulayan. So, Uncle, pasok ka dito, Uncle. So, walang bardagulan effect kayo mga be. It's natural tayo mga be. And syempre, magandang umaga sa'yo, Uncle. Uncle, ano pong pangalan nila? Ilusier Montoya. Montoya. Anong lugar ito, Uncle? Sakop yung lugar ninyo? Itilan, Sitio Pitik-Pitik. Yes, mga kaprote. So, Uncle, tayo ay nandito sa iyong gulayan para mag-tour na lang. Kasi nga, ang target talaga sana natin is mamili ng mga gulay. Kasi, bakit, Uncle, hindi pa tayo pwedeng mag-harvest ng umaga? Dahil na-spray nga kahapon. Ay, okay. So, babalik tayo mga next day, mga bae, para mamimili tayo. Kasi nga, ito mga bae, ang daming mga gulay. As in, ilang sukat ng lupa niyo ito, Uncle, yung may mga tanim? Mga ilang hektar? Dalawa. Wow, so lapad. So, by the way, Uncle, ano-ano bang mga gulay na meron ka ditong itinanim? Kamatis, talong, upo at saka... bell pepper. Bell pepper. Yes, mga kapruti. So, by the way, talagang ako kasi mga bae, may pagka-vegetarian ng konti ah. Aminin ko man sa inyo mga bae, hate nyo man yung gulay, pero ako talaga love na love ko yung mga gulay. Kasi nga, minsan na ano lang tayo na magkarne, pero mas love ko yung gulay kumpara sa karne. Pero mga B, by the way, dito rin nga pala yung kabiyak ni Uncle. So, ating sasamahan tayo sa ating pagtutour sa kanilang gulayan. Hi, Auntie, kumusta ka? Gandang maga. Yes, Auntie, ang yaman-yaman nyo talaga. Ang dami yung gulay. Anong yaman namin? Wala pa nga kaming pera. Ay, totoo ba, Auntie? Ito, Auntie, ito ay isa ng, kumbaga ito, indikasyon na mayaman kayo. Kasi nga pag na-convert yan sa pera, talagang buntik na naman sa pera si Auntie. So, Auntie, tatanungin kita, nung nakaraang naggulayan ba kayo, ilan yung kinita nyo sa ganito? Hindi, naging sapat ba yung kinita nyo rin sa gulay, sa paggugulayan? Nitong mga nagdaang harvest ninyo? Sakto lang naman din na parang nairaos yung kwan. Pero, nitong ano, Auntie, ngayon bawal ang masyadong peste na tumitira sa mga gulay ninyo. Ay, marami. Kaya maraming maliliit. Ay, okay. Talagang indikasyon din talaga mga bee na kailangan talaga. Ito katulad siya. Yes, mga bee. Ay, ito katulad niyan. Oh, yeah. So, by the way, mga kaprute, tara na, Auntie, samahan niyo po kami, Auntie, sa inyong pagtutour dito sa inyong gulayan. Para ito, Auntie, sa mga kababayan din natin dito sa Brooks Point, tapos sa Bataras, sa Espanyola. Baka sakaling may makapanood. And syempre, makita yung gulayan ninyo, baka makahatak tayo ng mga negosyanteng bumili ng inyong gulay. So, ito mga B, ang mga gulay nila, Auntie. Ilang puno, Auntie, yung ano yung bell pepper sa inyong kantsa lang? Nasa 3,400. Oh my God, 3,400? 4,000. Oh my, 4,000? Lahat, Auntie. Oh my God. Sa ano, Auntie, ngayon ba, ano yung pinaka-in-demand na gulay na meron kayo dito? Ano? Sa inyong palagay? Talong, chili. Opo, gano'n lang. Magkano, Auntie, ang gula? Ay, ang kwan, Auntie, yung kilo ng mga ito? Bell pepper? Ito ay 150 ang kilo. Ah, dito sa inyo? Sa ano nyo mismo? Sa kumprahan. Sa, dito sa puno? So, ang talong naman, magkano?
Kapuno ay 30. Ay, ang... Diba 40, diba? 40. So ayun mga bini, talaga tayo pwede pang mamili ng gulay nila. So ngayon ang gagawin lang natin ay mag-prepare muna tayo sa kanilang gulayan. Baka hindi nila kayo makita. Oo. Kasi yun pala, hindi namin natimpuan. Bukas pa pala yung, ay sunod na araw pa ba yung anihan? Oo. Ang ganda ng mga talong. Ang ganda ng mga talong mga bini. Wala pang bunga sa auntie, no? Napansin ko, auntie, nylon pala talaga ang ginagamit sa mga ganito-ganito. Hindi na uso yung mga parang something na... Pwede rin sa kagapang. Pwede rin ito. Pero alin mas maganda yung ganito o yung nakagapang sa lupa? Mas maganda ito kasi ma-prestuhan. Ah, bakit? Anong factor na nakaka... Kasi pag ganito siya na ano... Makahang? Makinis. Ah. At saka hindi siya makinis. May makinis talaga. Aray! Oh yes, mga kapit ako naman ako makinis na. So by the way, ay ganun ba ante? Parang pag sa lupa siya, parang marami may mga tayo. Ano, may mga kagat-kagat ng ginagat. So by the way, mga kapit, talagang ganun. Magkano ba ante ngayon ang market ng upo kung magkataon? Since yung wholesale, depende. Depende rin? Oo, depende. Kasi ngayon paubos na rin ang upo, so parang pataas na naman siya. Ay, nakadepende pala sa demand and supply. So talaga may equilibrio yung mga kwento talaga. Ano yun? Love, demand, and supply mga bin. At syempre, auntie, ang dami yung talagang tanim, talagang hitik na hitik ang ating lupain, di ba? Palagay mo ba, auntie, talagang yung lupa ng Brooks Point is napakaganda sa... Class B. Ha? Oo, oh, Class B. Class A. So ayan mga kapruti, ngayon in-interview natin si auntie. Anong klase ang lupa ba ng Brooks Point? Paano mo siya i-classify? Kasi siya, ang lupa natin sa Brooks ay maitim po siya. Maitim? So, hindi siya katulad ng iba na buhag. Kasi buhag-hag din siya. Oo. Looks so ang bayan. Kasi kung hindi siya mataba, hindi siya buhag-hag. Ay, ganun pala yun, ante. Kapag clay type, yung parang malagkit, anong kwa niya? Ano siya na, Acidic? Oo, acidic. Acidic. So, ito ante yung lupa ninyo na itong tinaniman ninyo is sarili, class no? A talaga ito siya. Pero ito ante, yung lupa ba ninyo na ito, sarili nyo or hindi, tenant kayo? Tenant lang, tenant. Ay, okay. So, anong labanan ninyo dito sa ganitong sistema ninyo? At kinakain. Kunyari, per hectare, di ba? 2 hectare? 5,000. Per hectare. Ay, okay. So, by the way, dito tayo mga B. Uncle, ano ba yung mga maintenance ng mga gulayan? Abuno. Abuno. Pang-spray. Ito, Uncle, kunyari, di ba, pag alimbawa na-harvest na siya, ano ito, ikakat lang ba siya o tapos tutubo or bubunutin? Ano alimbawa ito, no? Patapos na, matanda na siya, maitid na, magbawas na lang, trim lang. Pero kukusan na naman siya magsasara ulit. Ayun pala yung kagandahan ng talong. Kumpara sa ano yung klase ng gulay ninyo dito na kapag hinarvest na hindi na parang something bubunutin. Pipino, upo, at saka kalabasa, kamatis. Ito sila pwedeng itrim pa pala para mag-ano. Itrim lang yun. Pag nag-trim ka, tuloy abuno. Ganun pala siya. Kung ma-harvest lang, mami-harvest na rin pala sa talong. So by the way mga baby, dito tayo pupunta tayo sa may mga upo tunnel. And siyempre, ante, dito tayo sa si ante, nagabulat pa na mga damang mga bio. Ante, sa pag-aalaga ba ng talong, mga ilang buwan siya bago mamunga? Mula dalawa. Sa pagtanim? Dalawa. Dalawang, ano? Dalawa. Ilang harvest time? Like something yung... ilang harvest time? Sa isang linggo? Dalawa. Dalawa rin. Yung ano niya, yung pagbunga niya, mga ilang pwedeng i-harvest, di ba? Kunyari una. Depende. Depende rin. Gano'n na siya, otan mo. Ay, sa upo naman ante, mga ilang buwan siya bago mamunga? Ganun din siya, dalawang buwan. Dalawang buwan din. Pero ante, yung di ba may tinatawag tayo parang kinakapon-kapon, ginagano'n nyo rin siya, oh? Oh. Or para mas... Ano eh, tatanggalin mo siya, cutting mo siya. Ika-cut daw siya, pruning ang tawag doon pruning mga bin. Siya. Ipuprune natin yung kanyang talbos, yung ganyan, di ba ante? Pwede ba? Sample. Yan mga bin, oh, ipuprune siyang ganyan, or mas mahaba, para mas lumago pa yung mga sanga niya, ma-trigger siya na magdami yung mga sanga-sanga. So ito mga bi, talaga ang kinis-kinis. Siguro pa itong kinis. Yan mga bi, oh. Upo, ang kinis.
Ganyan siya pang nagawa. Yan mga bi ito. Dito tayo sa kanilang tunnel ng mga upo. Napakalandong ito mga bi. And syempre pag namunga ito, parang ang ganda nito, parang pwede siyang maging tourist spot kasi makikita mo yung mga upo dito nakalaylay, di ba? Eh, oo, nakalaylay na sila. Oh, yan, amat-amat na sila. Auntie, ilang taon na ba kayo dito sa inyong garden? Kami ay nasa ano na, 25 years. Dito ang tenant ng gulayan na to? Ay, sa tenant lang kami, 25 years. Oh my gosh. Ang tagal na rin pala sila auntie dito, nasa ano. Pero auntie, di pa kayo, wala kayong sarili pang lupa. Ah, okay. Kung may mag-design sa amin ang biyaya ng lupa. You're going to accept. Ante, ilang puno pala ito yung upo ninyong kanina? Ito ay nasa 300 plus. Ang spacing ng bawat tanim, pag ilan? Ito kulang din kasi sa ano, nasa 250, ah wala, 125 square meter lang. Ah, 125 square meter? Lahat ng upo? Upo lang siya. So dito mga tayo mga bi, patuloy tayo sa ating paglalakbay patungo sa panibagong kaalaman na naman kasi ng mga bi ay siyempre kumukuha tayo ng mga idea and kung paano yung pagtamang pagproseso ng pagtatanim. And siyempre sa napansin natin ito medyo may sakit. Yeah, ay nakadilaw-dilaw na siya. Ang tip sa iyong palagay ba, may epekto ba yung pabago-bagong klima sa mga gulay? Sa iyong palagay? Ha? Apektado. Apektado sila. Like what? Anong... Malimbawa, ante. Ang maganda lang sa upo, pag tag-init, maganda siya. Pero pag tag-ulan, lusaw siya. Ah, ganun ba yun siya pala? Pero ngayon, ante, dahil siyempre advanced na yung ating technology, di ba? May season-season pa ba yung mga gulay? Kasi napansin ko dati, ang pakwan, tinatanim pag tag-init lang, di ba? Pag summer ba yun, tama ba? Depende sa klase ng pakwan. Kasi ang pakwan, nasa tag-ulan, ay yung ublong. Yung sabi lang, sweet. Sweet, yung yellow ba yun? Yellow, o yung... May tawag yan eh, may dragon. Hindi, yung pula ay yung orange, ang tawag mo na ay... Sweet gold! Opo. Yun mga bima, ay may mga kwan pala, kumbaga akma mga... sa panahon. Kumbaga, kasi yung may... pula, yung malaking bilog na yan, hindi siya cleared sa ano sa ulan. Ay, at saka tumatabang daw ante? Tumatabang siya. Sa ganitong ano ante, talagang kailangan ninyong damuhan, di ba, yung area? Kasi ito kailangan mong tanggalin kasi yung bugang, pag yan ay nagdami, patay ang gulay. Ah. At saka may possible na maging kakompetensya nila sa mga... Pataba, di ba? So by the way mga kapruti, dito na tayo sa ating kalabasa section. So ito mga, ito ante, ito yung kalabasaan niyo. Mga ilang sumito ito siya? Lata ito. Wow, lapad-lapad. So by the way ante, ang dami ninyong kalabasa. Yan yung pinakamalaki. So by the way ante, kayo, pag nag-gumugulay ba kayo ng kalabasa, is binabalatan nyo pa ba? Or minsan? Pag kapag mura. Pag mura, hindi na. Oo, kasi dyan daw yung nutrisyon ng kalabasa. Pero pwede ka magbalat. Yung ano lang, hapyaw lang. Ganito, ganito. Ay, okay. Hapyaw lang. Para... Magkano yung ganyan, Angke? Magkano ang kilo naman yan sa market? 35. 35 lang ngayon. So, by the way, ngayon ang timid lady... Talagang hindi rin naabutan ang ulan na malakas, no? Hindi rin nadudurog. Marami na yun. Marami na yung nasisira. Marami yun siya. Ala, sira na nga. Sa ulan yun siya. Yan, mga kapatid. Ganyan yung problema pag ano, pag naulan. So, ante, ito yung tanong ko po, ante, di ba sa atin yung parang traditional na gawain? Yung parang pinapaasawa-asawan pa ba? Or yung parang... Wala na. Normal. Ay, kusa na lang siya. Nagkuha ng bulaklak, di ba? Actually, mga bi, kasi nga, palagay ko... Palagi ko lang mga biya, kaya hindi na siguro na ginagawa yun kasi may mga pollinators tayo na tinatawag. Yun ba, anti, malaki rin factor ba yung mga pollinators natin? Yun ba yung ako, bubuyog? Oo. Ay, bubuyog! Oh, mga liguan! Ilipat ka ng kabila. Oo. That is what we call pollinators mga biya kasi nililipat-lipat nila yung pollen so hindi na kailangan. May tinatawag ba yung abiotic, symbiotic? Parang ganun. Nakalimutan ko lang mga biya, parang ganun nga tayong... Ano yun? Yung ang maraming bunga sa gitna, Makati. And syempre medyo Makati nga mga baby. Hindi na tayo pupunta raw doon kasi sabi natin Makati. Kahit ako ayaw ko dito yan. Oo nga, hindi Makati-kati nga nararamdaman ko rin. Yung mga baby. And syempre, ante, hindi na pala ginagawa yung ganong tradisyon kasi sa atin, ginagawa pa namin yon. Kasi nga, medyo konti lang yung space namin mga baby. Pero sa ganitong mga plantation ng mga baby, hindi na ginagawa dahil grateful naman din tayo sa mga pollinators natin. Shout out sa mga bees. Siyempre mga bay, ganito pala oh. Ito yung lalaking blom.
blossom ng ano. Tapos yung babae. Ito yung lalaki na blossom ng squash or kalabasa, mga bee. Actually, mga bee, nawawala na yung pollen niya, kinain na ng mga bees. Ang babae kalabasa, mga bee, ay ito. So, auntie, yung ilang ba na... Ay, wala na. Ay, nabuo na halos karamihan. Pero mga bee, yung bulaklak po ng kalabasa ay maaari po nating lutuin. Ay, mga kaprutin, kumakain na tayo ng pakwan. So, maagang-maagang din libre tayo ni auntie. So, by the way, auntie, ilang variety may pakwan kayo dito? Ilang variety yung tanim nyo? Isa lang yan. Magkatanda yung isa, hindi ba? Ito mga B, medyo kwan pa siya, medyo hilaw-hilaw pa siguro to. Hilaw na yan siya. Ha? Dilaw yan. Ito yung hilaw yan. Red orange yan siya. Ito orange. Dalawang klase siya. Ay, okay. Yung isa mga B ito. Opo, mga B. Pero mga hybrid ito. Ito daw yung mga tolerant sa medyo maulan na yung sistema. So, yung dragon na isa, yung parang medyo dragon-dragon, yung balat niya is maganda raw yung sa patag-init lang itatanim. So, by the way, hindi na tayo pupunta doon sa may pakwanan nila, mga bee, kasi dito na rin halos ang pakwanan nila. At nakailang harvest na kayo dito, Uncle? Sa apat. Sa pakwan? Mm-mm. Bawi na rin ba ang puhunan? Bawi na. Wow! Congratulations, kasi nga talaga ganito yung mga sakripisyo ng ating mga magsasaka talaga, mga bee. Kaya talagang kailangan nating itaas yung pagpugay sa kanila, kasi nga kung wala yung mga magsasaka, mga bee, guto ang ating bansang Pilipinas. Kaya shout out sa lahat ng mga magsasaka dyan. Be proud and more harvest to come. So ay mga kaproti, doon naman tayo, lilipat naman tayo sa kamatis section nila. Tara. So ay mga kaproti, dito na tayo banda sa kamatis section. Kung mapapansin yung mga medyo padry na yung mga dahon at papatay na siya, dahil ito na yung pinaka last harvest, diba ante? Ito na yung pinaka last harvest, and syempre itong makukuha natin, mga bee, ay bibilihin natin, kasi nga masarap ang baang kamatis, dahil mga bee, mayaman siya sa vitamin C, lycopene, and syempre antioxidant, anti-cancer, maraming mga kwan, mga bee, anti-radicals. So by the way, mga bee, maraming salamat sa inyong panunood, pagsuporta sa Team Burikat ng Palawan. And syempre, ganun din kila auntie, kasi pinaunlakan nila tayong mag-vlog dito sa kanilang garden. Pero ang kwan talaga natin, mga bee, ay magbili talaga tayo ng sangkatirbang gulay, kaso lang hindi nga pa pwedeng harvestin. Kaya napunta na lang muna tayo sa tour kamatis ng kamatis. Ito mga bee, ay hahaluan natin ng itlog, sandamakmak na itlog, mga bee. Durog na yung iba. Para nang sa ganun makakain naman tayo ng kamatis, kasi nga ngayon medyo uso-uso yung sakit, kailangan natin ng more vitamin C. Ikaw, nakakain ka ba ng kamatis? Opo. Yes, mga bee. Daming amarsiko, mga bee. Yes, mga bee. And syempre mga kaprote, ito na nga, marami talagang kamatis. Ante, sa inyong tansya, ilan yung puno ninyo ng kamatis? Ito na. Wow, naku. Wow. Bam. Buti pa to. Buti pa si auntie. Dito ay hindi kami nakabawi. Kailangan lang talaga sa pagsasaka, auntie. Ano ang sikreto para maging isang matagumpay na manggugulay? Magtyaga. Magtyaga ka. Diba? Magtyaga? Kung wala kang tiyaga, wala kang lalaki. Diba sabi ng karamihan? Kung wala kang tiyaga, wala kang lalaki. Yes, auntie. Maniniwala ka ba, auntie, na kahirapan ay hadlang sa pag-unlad? Hindi. Ha? Hindi. Bakit? Kasi kung wala kang, kung kahit na mahirap ka, kailangan mo itaguyod mo, labanan mo yung hirap. Yes, mga bee. Pero hindi tayo dapat, sa mga kababayan ba natin na parang umaasa lang yung iba, halos ka, hindi naman natin nilalahat ha, pero may mga kababayan tayo na halos umaasa lang sa ayuda ng gobyerno. Yun ante. Dapat ba tayo umaasa lang sa ayuda ng gobyerno, o kumilos pa rin tayo bilang isang mamamayan? Hindi pwedeng mag-isi ka lang sa bahay. Yes, hindi mga bee, kailangan ganun tayo sa buhay. Huwag natin iasa sa iba yung ating tagumpay. Bulo. Para nang sa ganun, mas maganda pa rin yung ito sariling pinaghirapan. So, auntie, para nabanggit mo kanina, napansin ko, sabi mo hindi kayo nakabawi sa kamatis. Bakit? Anong dahilan? Nagkaroon siya ng sakit, nagkulot siya. Kasi may nagkaroon siya ng fungus. Fungus. Ay, di ba naagapan ng mga tawag dito ng mga gamot-gamot, ganyan-ganyan. Kaya kailangan teknisyan na nagpunta rito, wala pa rin. Pero auntie, kanina nabanggit mo, mayroon pala kayong samahan ng manggugulay. Oo. Auntie, naniniwala ka ba, auntie, na yung ano, kapag yung kamatis daw na bulok? Hindi bulok, bago ihaluan ng bulok, mabubulok ba lahat? Mabubulok talaga. Ganun talaga siya, auntie? Mabubulok yan. In ay, a literal ito, world. Di ba, katulad yan, ito. Ito. Pag pinagdikit-dikit mo sila. Diba yan? Bukas yan, magkatobing ngayon siya. Kapag hinalo dito? Pag nainhalo mo yan dyan, bukas yan, makikita mo may amat-amat na yan.
Ay, ibig sabihin, talagang hindi lang siya yung sabi-sabi ganyan. Talagang literal din nangyayari pala talaga sa kamatis. Ganun pala, auntie, parang nadidefine din pala siya sa tao. Parang yung kapag toxic yung mga kasama mo, magiging ganun ka rin. Parang ganun ba yan, auntie? Ganun yan. Nakakahawa. Nakakahawa ang pagiging, ano, negative. So, by the way, auntie, maraming maraming salamat talaga sa inyong pamilya, auntie, kasi nga pinayagan nyo kami mag-vlog dito. And syempre, pagpasinsyana natin mga biya, for today's vlog, ito lang talaga yung ating nabili. Mabibili yung kamatis kasi nga hindi pa pwedeng harvestin. Syempre, ano, pwede mag-harvest. Mm-mm. And syempre mga kaproti, auntie, baka may gusto kang i-shout out yung samahan yung manggugulay. Baka man nanonood sila. Ako si Clarita Montoya, taga Barangay Ipilan. Ako ay presidente. Wow. Ito ay kami nagpapasalamat kami sa isang pumunta sa amin dito para mag-vlogger. Yes, auntie. Maraming sana salamat. Sana nandito kami, panoorin yung aming vlog. Yes po. Salamat din. And syempre, bago tayo mag-end, ikaw, baka may gusto kang i-shout out. Shout out kay Ate Mitch, kay Tita Gina, Tita Romy, Ate Ann, kay Kevin, Ate Jeanette, Ate Gold. Yun lang po. Opo. Shout out kay Ate MC, Katrina Pence, Tinya Lulidan. Ano pa ba? Si Ate... Next person po. Shilupat, Ate Cosineri, Ate Ivy Ruby, Ate... Next person po, maraming salamat. Ang galing talaga mag-explain. So, by the way, I hope nagustuhan nyo ang ating episode today. And kay Shermaine, yan, lagi pala nanonood siya. And syempre, ganun din sa iba nating mga kababayan out there, kay Ate Glinda Salem. Salamat talaga sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Timburikat ng Palawan. And lagi namin na-appreciate yan. Ang hindi nyo po pag-skip ng ads or panonood ninyo is malaking bagay na sa amin para sa ikakaunlad ng aming mga channel. And then, bago tayo mag-end, ay i-promote ko na rin ang ating YouTube, ang mga YouTube channel. Please don't forget to subscribe at Timburikat ng Palawan. And syempre, my YouTube channel, Ankalaman, my Facebook, Ankalaman din. And, tapos, TikTok yun din mga babe, please follow na rin. And syempre, tayo ipansamantalang magpapaalam na sa inyo. And, bye-bye! Auntie, magbabay na tayo. Auntie, bye-bye! And I hope nagustuhan nyo ang ating episode today. Mwah.